Honda Civic. Ayan yung Honda Civic na yan. 1.6. At ito yung makina niya. P6DD6. Yan yung engine number niya. Ngayon, pinaripis ko tong block na to. Pinaripis ko tong block na to dahil nagkaroon ng offset sa gitna. Kumbaga, bumingkong ito, bumaloktot. Nawala yung tuwid nito. Sinukat ko na ito noon eh. Ang laki, 6,000 ang nawala dito. Yung gitna lumubog. So nag-repace. Yung bawat dulo binawasan hanggat sa makuha yung tama dito sa gitna. At the same time, yung piston nito nabawasan rin konti lang naman. So bukod doon, itong bore niya may mga tama. So nagkaroon ng build up to dahil kinutkot na nung tubig, kalawang. So nagkaroon ng build up. So naayos na lahat yan. Okay na to. Hindi kasi po pwede na ikabit na baloktot to. So ginawa na rin. Tapos yung isang tornilyo dito, head bolt nito, na offset na to. Na loose thread yung tornilyo. So ginawa ng panibagong tornilyo to, yung thread. Pagkatapos naayos na lahat to, yung head syempre ito yun. Ang nangyari sa head, kasi unang chinecheck dito yung head eh. So ang nangyari sa head, maloktot din. Sinundan niya yung block na yun. So ang nangyari, lumiyad. Tumaas yung gitna, bumaba ito. So nag-repace na rin dito dahil nga sumunod siya doon. So ngayon okay na lahat to. Ayos na. Napa-valve seating na rin. Palitan ng bagong valve seal. So ito na siya. Actually yung 8 intake valve nito may tama. Kumbaga baloktot ng konti. Kasi nung nilalaping na sa machine shop, hindi na mahugot, tumitigas. So pinalitan yung lahat ng intake. Lahat ng intake pinalitan. Ito, 8. 1, 2, 3, 4. So yung may-ari niya nagtaka, bakit daw nasira. So ang nangyari kasi niyan, yung timing nito hindi tumama. Yung alignment ng camshaft nito advance ng isang ngipin or delayed ng isang ngipin. Yun ang nandun sa video na kinuhanan ko. So ngayon, ikakabit na namin to. Pangalawang problema nito, kinain na, may ridge na yung mga bore nito. So yung may-ari nito, wala kasing budget gaano. So ang sinabi sa akin, kung pwedeng ibalik, ibalik na lang. So wala tayong ginalaw dito sa piston nito, tsaka piston ring. Nilinis ko lang. Pero yung crankshaft at saka control bearing, pinapalis ko at pinasiting ko yan. So yun lang, maging kabuhan nito. Ngayon i-re-repin ko ng kaunti ito. Although malinis naman na siya, pero i-re-repin ko ng kaunti yan. Yung heat tapos na. Ito naman ngayon, ito yung mga piston niya. I-re-linisin ko yung group nito. Tapos yung mga dumi na ganito nasa singit, linisin ko yan para maging malinis. Pati groove nito ng ring, lilinisin ko yan. Ayan. Padadaanan ko lang para mawala yung deposit na varnish or carbon deposit na yan. Maalis lang. So lilinisin ko na yan. Ayan pa yung iba na hindi pa nalinis. Ayan, malinis naman na to. Lilinis ko na itong iba na to, marumi yung loob. Yung groove, kakarbonize ko pa yan. Decarbonize ko yan. So yun lang muna ang mapapakita ko sa video nitong makina na to.